my first time cook this red ampalaya. Almost I cooked that green ampalaya. Tingnan nyo guys ang aking sibuya. Sobrang laki. Diba? Malapit na magkisalakan ng ulo ko. Joke lang guys. Mga ano lang siguro. Mga 1/4 ito ng ulo ko. So big. Look at this. Yan guys. Ang menu ko ngayon ay oh, ang laki. Guys, kausap ko ang aking mother dito sa kanya cellphone. Ayan. Ano na to? Mga 1/4 kilo. Sobrang laki. Kaya ihiwa lang ako ng konti. Kasi lalagay ko sa red. Ayan. Ito guys, ang napakalaking sibuyas. Ilalaho ko guys sa pek. Sa favorite kong ampalaya. Ang ampalaya, ang white ampalaya. Ayan guys. Binabad ko ito sa asin. Para mawala yung bitter taste niya. And then, ang ingredients ko guys, sibuyas. Bawang, beef. Beef ang ilalagay ko ba? Yes, ito. At saka egg, 2 eggs, bell pepper, black, white pepper, yeah, and 2 tomato, it's the tomato, guys, aking ilalagay, so masarap kong ampalaya, ako lang guys ang kakain niya. Kasi hindi kumakain ng aking mga amo ng ampulay. Ampalaya is better taste, but this is so healthy based. So hurt my eyes the scent of onion. White ampalaya. Ayan, tingnan nyo po. Eat na po tayo. With beef. Beef in. Tomato, egg. And onion, garlic. Beef. Yan lang po. And white ampalaya. Sobrang sarap. Tingnan nyo po. Ito po naman po itong ampalaya. Ampalaya takbo. Grabe. Walang diet, diet. Yung mama ko po na hindi sa kanyang ampalaya. Napakain po. Okay, tita. Naalala ko guys ang pilit niya. Pag kumakain ako ng ampalaya. Sa mga Pilipino dyan, ang favorite na ampalaya. Ang masarap na rin siya po nito ay ganito, red egg or kayo sa pakbit. At meron pa isang dalos recipe dito guys. Soup ampalaya.
na nakain ng pinang soup ang palaya guys ay sa yung malapit sa Aristocrat sa Ermita. Ano nga ba yun? Kaya mo lang nakain yung ilakayat sa Sustaban yung isang sikat pa ng restaurant. Ang pinakain na ng mga politiko na Noy-Noy. Sino po ang dilawan dyan? Dilawan. Ang sarap talaga sa dila naman pala. Isang gusto ko. Lalo na po pag dating ginisa na may isap tapos may o kaya pwede lang mo ano bakong bakong gabi ng pagdita iba pong ulam, pinsulo ko lang sa amin. Yung abadon at saka yung bitter pepper. Itong apalaya lang pala. Meron pa silang choice ng vegetable. Sold na ako sa apalaya. Ang tawag nila dito, watermelon, wintermelon, and watermelon, sabi ni Ami. Sarap ng onion ko. Masik may kulit ko kasi pagdalot. Hindi ko na pinakita kasi hindi sa ako. Dumating yung alaga ko pinaliwa. Ano? Ang lakang binaba. Niluto ko yung ginisa ko tapos. Yung sa kanyang kamak, yung bawak, yung sibuyas bawak. Tapos yun sa kanyang hamatis. Tapos, meron magkusya. Tapos kung gitahin mo, yun namang egg. Pagkatapos po ni egg, tinanggal ko yung egg. Nagsama ko yung luto. Tapos yung binisa ko naman yung ampalaya. Yung medyo malambot-lambot na yung apaya, inihuko ko, inilagay ko na yung sibuyas, red tomato, and beef. Ganun lang ko siya, medyo, mga 2 minutes tinanggal ko na lang. Kasi ang beef po, para matagal, kumukunas, para malagal. Kailangan lang po yung quick, siya. Pag-istik po ang beef, hindi ko po lang pinangal, 5 minutes. Basta kailangan yung beef ay huli. Lagi. Ang sakit yung may oven. Hindi masara. Kaya sa city, dati mo kaya kain ang kanyang beef, ang sarap. Grill lang po siya. Parang ano lang siya. Mura lang siya. 60 pesos lang. Isang iwang malaki na widoy. Kahit sabaw.
dami ko nakakain na sa atin. Diyan sa atin sa Pilipinas. Kasi, nakahating namin ang mga pagkain. Hindi kami kumakain. Kasama ka ng friend ko na si Madam Sally. Chinese food. Tayo na yun. Pero sa Pilipinas na siya. Nakatira. May business sa Pilipinas. Atin sa Pilipinas. Dati dalaga pa po siya ngayon. May asawa na siya. Wala po. May higit po siya kumakain. Kaya, gala lang kami gala. Kain, shopping. Lang kasama niya ako. Pagkat. Nag-end ako naman po. Ano ba ako rin po sa Pinas? Mula nung 2010, nagyaya na po ako. Puro yaya na. Ano yung inaamo ko rin po. Mayayama. Yan. Ang kami na. Kaya hunting po namin ang mga kaibigan. Na mahilig din po ako kumain. Ayan. Kain na lang kaya. Ganyan po ako. Pag nasa masalap na pagkain, okay. Pag sa yung mga simpleng pagkain, okay din po. Wala akong pain. Basta pagkain, ayaw sa akin. Kung lang po yung ano. Yung hito. Alam niyo po yun na ano. O baga hindi sa hito. Naos na ang hito. Nang tawarin. Milk. Hindi naman milk piece yun. Ang milk piece yata yun. Dalag o bang? Basta yun po. Kasamahan ng dalag. Hito. Kaya po. Ayun, hindi ko po gusto yung ano yung ano. Pero yung sa dagat po, nakain ako ng ang hitong dagat po tawagin. Pero yung sa sabang po, sa palitlaan o sa sapa, hindi ko abak. Pero lahat ng isla niya ako. Wag lang. Tandaan po yata ang hindi ko na. Ang hindi ko na. Nalaro po ng amin ko yung ahay na lapo. Ganyan po nila pag yung bonding time. Nalaro na yung mga yung anak na. Pag wala sa akin. Busy po kong isang linggo. Habang dating ko lang po umahal na ba. Habang nag-shopping pa. Guys, matagal pa to. Dito na po kayo. Hanggang dito na lang. Suprang-suprang mahaba ang aking kain. Sige po, mahal. Masa-appreciate ko po. Sa inyong kapumbay. For all the ladies. Sihina po lang. Suprang, police, Bansin, Oriental, Mindoro, Philippines. Yan po ang aking. Sinanggalin niya.